For example, dito naman, meron tayo ditong suspension. Pang ano to, sir? Pang Mio Sporty? Mio Salty. Salty. Ito, ganito ay, Mio Sporty version 1 convert. Mio Sporty version 1 convert. Magkano kayo yung inaabot dito, boss? Price nito? Yan, dyan, dalawang inaabot yun. Ano yung dalawang pares na yan? Kasi ano yan? Twill, saka red carbon na line, saka honeycomb yan. Ah, halo siya. Honeycomb yan. Halo siya. Halos. Ito, twill. Then may kulay, tapos... Carbon din yan. Or, ito, honeycomb. Honeycomb. So, itong pares na to. So, what is up mga repano? Welcome back to my YouTube channel. Siyempre, no, it's me again, no, Alvin Moto Vlog. At kung bago ka pa lang sa channel ko, siyempre, huwag mo kakalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. And also, hit that notification bell para lagi kang updated sa mga lalabas na bagong videos ko. So, for today's video, mga repa, may iba naman muna tayo ngayon. Hindi muna tayo magre-review ng mga motor na pangdiinan. Pero, ang magiging content natin ngayong araw is may kinalaman pa rin about sa pagdiin nyo sa mga alaga niyong motor. Kung mahilig kayong dumiin, lumalabang kayo ng motor show, may mga alaga kayong Thai concept o kung klase, anumang klase ng konsepto yung alaga niyong motor, eh makakatulong tong video na to sa inyo. Usapang carbon parts naman muna tayo. Na alam naman natin na usong-uso at in demand ngayon ang mga carbon parts pagdating sa mga motor. O maging sa mga sasakyan, eh nagka-carbon parts na rin tayo. So bago natin umpisan tong video na to, ipasok muna natin ang malupit na intro. So, ayun na nga mga repa, na umpisa na natin tong video na to. Huwag natin itong patagalin. Alam kong excited na rin kayo. Siyempre, dito sa mga carbon parts na to, makakasama natin yung mismong gumagawa ng carbon parts. Si Sir Oliver. Ayan. Chop, mga karepa. Ayan. Siya yung gumagawa ng mga carbon parts na to. Pakita ko sa inyo. Ayan. Eh yung mga finished product niya na nandito, order sa kanya yan. Siyempre, pinaka-importante sa lahat, aalamin natin yung price. Para magkaroon kayo ng idea, magkano nga ba inaabot yung mga carbon parts na gusto natin ipa-carbon sa motor natin. For example, dito meron siyang finished product ng pang NMAX. Anong version to, boss? Version 2 yan. Version 2? Ito. Twill pattern. Twill pattern yan, no? Pang NMAX version 2. Ngayon pairings, pag pina-carbon, magkano yung naabot sa gantong pattern? Siguro, pag ganyan sa kanilang pairings, 2.5 sa twill. 2.5 to sa twill, ganito. Pag honeycomb naman, siguro 3,000 pwede na rin. Kapag, ano yan, boss? Ang pairings sa'yo na o sa kanila? Kapag sa kanila, 2.5. Pero pag sa akin, list na lang natin yung pairings sa price ng 2.5 din. Yun. So, ganun pala yung process pag magpapa-carbon ka, no? Pag sa kanila yung pairings, medyo mataas. Ngayon naman kung sa yung pairings, i-less lang natin yung value ng pairings sa amount nung ipapagawa mo. Like halimbawa ito nga, yung sinabi ni sir na pang ano, pang NMAX version 2 na yan. Sa tawag dito is twill pattern, no? Twill pattern. Twill pattern, 2.5 sa kanya yung pairings. Then pag honeycomb, 3K tayo pag honeycomb sa kanya yung pairings. Ngayon kung sa inyo yung pairings, i-less lang natin yung amount ng pairings. Like halimbawa naman dito sir, magkano yan? Ito. Magkano naman tayo dito? Pair to, di ba? Dalawa to eh. Pair yan. Yan, ito. Yan. Yan, pwede na yan sa mga 2.8 tong pair na to pala. Ito, tsaka ito, is aabuti ng 2,800 sa twill.
na pattern. Pag nag-honeycomb tayo, sir, magkano? 3.5, yun yan. 3.5? Yun. Pares, dalawa. Yun. Yan yung mga finished product niya dito. Like, halimbawa dito, sir, sa one cover, pang new salty, tama? Yan, pag isa lang talaga, pag ganyan, medyo madugo-dugo rin yan eh. Ah, magkano sa ganyan? 3,000 yan sa ganyan, twill lang. 3,000 to sa twill. Mm-hmm. Pag nag-honeycomb tayo dito, magkano? 3,500 sa honeycomb. Oo. Mm. Mas makakamura kasi kapag ano, maramihan na gawa. Mas mura kapag maramihan na gawa. Pero pag pa isa-isa, medyo mura naman, pero medyo ano lang talaga siya. Medyo madugo, madugo sa lang. Package. Kasi pag dating sa trabaho, talagang matagal. Mm. Hindi katulad ng isang bultuang ka lang, isang trabaho lang din. Halimbawa pala, mag-order ako ng isang set ng pang inner fairings ng NMAX version 2. Palagyan natin NMAX version 2. Gaano katagal yung proseso? Siguro aabot tayo dyan mga 1 month. 1 month? Hmm. Okay. Kasi mag-isa ka lang din gumagawa, no? Oo, ako lang talaga gumagawa niyan. Mag-isa lang. Kaya medyo matagal. Ngayon. For example, dito naman, meron tayo ditong suspension. Pang ano to, sir? Pang Mio Sporty? Mio Salty. Salty. Ito, ganito ba? Mio Sporty version 1, convert. Mio Sporty version 1 convert. Magkano kayo inaabot dito, boss? Price nito. Yan, yan ang inaabot yan. Ano eh, 3,000 yan, dalawang pares na yan. Kasi 3,000. Ano yan, twill, saka red carbon na line, saka honeycomb yan. Ah, halo siya. Honeycomb yan. Halo siya. Halos. Ito twill, then may kulay, tapos... Carbon din yan. Ito, honeycomb. Honeycomb. So, itong pares na to, 3,000 yan. Para may idea kayo sa price kasi yun naman ang gusto lagi nating nalalaman. Gusto nating malaman yung paano magpagawa ng isang bagay o isang pyesa, kailangan natin yung price. Dito, sir, for example, gas tank cover, magkano ka dito? 1,000 ganyan. 1,000 to. Mm. Sa pag nag-honeycomb to, magkano to abutin? Siguro mga 1,500. 1,500 sa honeycomb. Then sa twill is 1,000. Meron din siya dito. Pang NMAX to, di ba? Hmm. NMAX din yan, version 2 rin yan. Version 2. Magkano sa ganito naman? 1,200 ganyan. 1,200. Pag honeycomb, siguro mga 1,600. 1,600. Okay. Depende kasi sa lalapatan niya ng ano. Pag mga pantay lang, medyo ano tayo, mura. Pero pag medyo may mga kanto-kanto, doon tayo medyo mataas ng konti. Ah, okay. Like dito, saan ba to? Airbox? Airbox na. Ang Mio? Mio rin yan. Magkano naman sa ganito? Yan, bumalo lang sa kanya ng 1,500 din. 1,500? Then halimbawa honeycomb? 1,800 yun. 300 lang yung difference sa honeycomb. Then ito? Version 3 niya. Batok? NMAX daw. Batok ba to? Batok yan. Batok to sa NMAX? Ang magkala naman tayo dito? Bumalo yan ng mga 2,800. 2,800? Twill. 2,800 twill design, no? Pag nag-honeycomb ka dito? 3,200. Yun. Meron na rin siya ditong plato. Gusto niyo magpa-customize? Makatagal din ba kayo ng customize? Pwede naman, mga personalize. Kaya personalize? Naman. Opo. Depende sa ipapagawa. Baso, baso, plato. Kaya, mga personalize na gusto niyo sa bahay, pwede naman. Ayan, katulad niya sa plato, pwede na yan sa 1,500. Ito, papa-customize kayo ng ganito. 1,500. So, shoutout, no? Multi Blue Parts kay Boss Errol, no? Kung naalala nyo, meron tayong pinicture na Honda Beat version 2, yung kulay puti na Modern Vans concept. Si sir ang gumawa ng carbon parts nun. Siyempre, tayo ay nakakahawak na rin naman ng magagandang carbon, no? Kung sa quality lang ng carbon, maganda, makinis, then goods yung gawa ni Boss. Para sa akin, no, kasi nakahawak na rin naman ako ng mga carbon parts, may na-encounter na rin ako mga iba-ibang gumagawa ng carbon sa mga napipicture nating motor. Isa to sa mga nahawakan kong carbon na goods and quality. At yung sa price, masasabi ko na medyo mababa. Para sa akin, ha, kasi opinion ko yung, kasi yung mga nahawakan kong carbon parts is medyo pricey. So, depende pa rin yan sa inyo. Kung maka-encounter kayo ng mas mura o mas mababa, pwede naman kayong dun magpagawa. Pero kung wala kayong mahanap na mas mababa at same quality nito, dito na kayo. Kung sakaling gusto nilang magpagawa at medyo malalayo yung sinila, paano ka nila makukontak? Message lang sila sa akin kahit sa Facebook mismo, sa personal account ko. Oliver Calote yung personal account ko sa Facebook. At meron din akong page na
carbon limited pH. Yun. Pwede sila mag-basis. So yun pala no, ilalagay ko sa description box ng video na to yung link ng Facebook page ni Sir at kanyang Facebook account. O lagay na rin natin yung contact number ni Sir para just in case gusto niyang umorder ng mga gawa niyang carbon parts, madali niyo siyang makukontak. Then kung gusto niya naman pumunta rito para ma-check niyo rin yung gawa niya, type niyo lang sa Google Map or sa Waze, carbon limited pH. Nandito lang siya sa Dasmariñas, Cavite, sa may area. So dun sa mga taga Cavite na gusto magpa-carbon at medyo malapit kayo sa area na to, try niyo yung carbon parts ni Sir, yung obra niya. Goods. Ako na nagsasabi sa inyo, goods. Hindi lang yan, no? May papakita pa ako sa inyo dito. Marami pa siyang mga nakatambak na gagawin dito. Sir, pakita nga sa kanila yung mga hindi pa nagagawa, yung mga order sa iyo. Ito, version rin doon ng version 2 ng NMAX. NMAX yan, hindi wheel pattern pa rin. Hindi pa siya tapos. For ano lang to? For finishing. For finishing na lang to, on process pa rin. Ayan. Pero pa dito mga ginagawa. Ito rin, version 2 ng Aerox. Meron na rin tayo version 2 ng Aerox yan. Anigog naman yan. Yan. Yung mga nakapila niya pa nagagawin. So, ibig sabihin, marami na nagtitiwala at marami na nakakaalam ng quality ng carbon parts niya. Sir, meron na ba tayo mga, like halimbawa, order tawid dagat, like probinsya? Meron naman, sa Palawan. Yun kay, shoutout sa'yo, Boss Kent R. Ramos. Yun. So, pag ganun sir, halimbawa, tawid dagat, cover na nila shipping o cover mo? Depende. Depende naman sa usapan natin yan eh. Pwede ko naman cover ko, pwede nyo naman sa inyo. Depende yun sa price na pag-uusapan natin. Ayun. So, yun pala na. Kung gusto nyo kumorder yung mga medyo malalayo, no? Yung link ng Facebook page ni Sir, tsaka ng Facebook niya, nasa description box ng video na to, huwag nyo kakalimutan, ha? Tingnan nyo lang doon, i-check nyo. Ilalagay ko doon. So, yun lang, no? Gusto ko lang magpasalamat kay Sir. In-invite niya ako yun sa kanyang munting bahay para ipakita sa atin yung mga gawa niyang carbon parts, no? So, hindi ko na habaan yung vlog ko na to. Meron ka bang gustong pasalamatan, sir, o shoutout? Yun, shoutout dyan sa mga nagtitiwala sa akin, lalo't-lalo din sa mga unang customer ko, kay Boss Errol, kay Kent Ramos, saka sa lahat na nagtitiwala ng mga obra ko. So, yan, no? Dito ko na tatapusin yung vlog ko, Alvin Moto Vlog, lagi nagpapaalala. Ride safe and peace out.